Hi, ako si Coach Ness. Ako si Coach Nick. At meron tayong tutorial for meron today. Tutorial. Ano? Tutorial? Yes. Tutorial. Yeah. So, gagawin natin yung Autosweep. Auto sweep. Yun ang i-tutorial natin ngayon. Shoutout po kay Miss Ayo Padilla na nag-request nitong tutorial na to. Okay, let's do this thing. Okay? So, watch this video! Okay, so sige po, try natin yung kung paano magbayad ng Autosweep. Or RFID. So, click po natin tong bills payment na logo. Hintayin lang nating mag-load. So, dito siya sa transportation. Ito siya. So, yan yung pipindutin mo. Tapos, yan na siya. Nakalagay na siya. So, yung Autosweep, ito siya yung RFID. So, yan yung mga pwede sa SLEX yata. Yan. Tapos, dito. Puntahan mo na doon. So, gagamitin ko yung account number nung pinsan ko. Pipaste ko lang. Tapos yung amount, hindi ko sure kung magkano yung pwede. Pero try ko sa 200. So, andyan siya, yung biller name, yung account number, yung amount, etc. Tapos, meron siyang 10 pesos na biller add-on charge. Submit. Are you sure you want to continue? Then continue. Yun, madededuckan ka ng 20 credits. So, okay. We shall see kung kaya siyang mag-load ng minimum amount na 200. Not so sure. Okay, so success. Complete na yung transaction. Tapos, may reference number na siya na lumabas. So, yun. Yun lang siya. Ganun lang siya. So, kailangan ko namang ma-confirm to. So, hihintayin ko naman yung... kasi magbabalance inquiry ka via text para malaman mo if yung actual na amount is napunta dun sa account number na to. So, yun. Via text shop. Although, ang tagal mag-reply kasi parang kanina pa nag-text yung pinsan ko, so wala pa yung reply. So, malalaman natin yan mamaya. So, yun. So, ayun na, nabawasan yung XLA wallet ko ng 200 plus 10 plus 20. So, yun. Okay, so ito na yung text confirmation from Autosweep. Tapos na po ang tutorial namin ng Autosweep. Tapos na po yung tutorial namin na Autosweep. And this is Coach Ness. And this Coach Nick. Saying bye. Bye-bye. Until the next video. Bye-bye.